Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaananyahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Then, huwag kayong mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa, huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyo lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayong madala, hindi po kayo nag-isa. Ito regional, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Taming kailangan, tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay. Mag-usap tayo, Vicky Osawa. 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishima. Magdadas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas padat. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan, na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya, ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin. At makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao ng walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Tignan niyo, may hawak ako. Stress out daw ito. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Again, it's me, Vicky Ozawa, nang mag-usap tayo. Alam niyo po, nabili ko to sa Divisoria. Dahil kauwi ko lang galing Pilipinas. Maganda siya, lalo na stress out. Diba? Halimbawa, lalo na pag nagko-computer ka, o kaya may pinapanood ka, o kaya may nakita ka sa Facebook ng something na hindi mo gusto yung comment o whatever. Ito na lang, hawakan mo na lang ito habang sumasagot ka ng okay na lang, di ba? So alam niyo kung magkano lang ito, 50 pesos. 50 pesos lang siya nabili ko sa Divisoria. Tingin ko dun sa may bandang ano sa amin, sa palengke, nasa ano siya, 80 pesos. Pero sa Divisoria, 50 pesos lang siya. Stress out, oh, di ba? May ilaw siya, oh. Look, oh, di ba? Kure, sugoy de siyo. Stress out na tame ni. Oh, stress out. Kaya mga kababayan ko na nasa Japan, tingin ba kung meron din sa Hakuyan Shop? Nakakatuwa siya. O, tingnan mo, lumalaki pa yung mata niya. Ayan, o, di ba? Stress out, di ba? Maganda rin kasi meron kang ano, yung option. Pag na-stress ka, kaysa magalit ka, mainis ka, manggigil ka, no! Kailangan meron kang hawak na lang or just close your eyes and pray, di ba? Okay, narinig niyo po ang kantang Mag-usap Tayo. Yung full version po niya, supposed to be, ilalabas namin ngayon. Kaya lang yung editing po ng inyong lingkod ay hindi na paganda. Kaya uulitin ko ulit kasi yung pinakaano niya po, nagawa kami ng, yung mga bata, yung mga aming mga apo-apo dito sa Japan, ginawa ko po, hinahayaan ko lang silang mag-act or mag-dance on their own na tungkol sa full version ng theme song ng Mag-usap Tayo. Kaya lang, nung editing ko, medyo blurred siya. Kaya hindi po namin maipalalabas ngayon. Tony Gomenasay. Pagbubutihin ko po ang editing ko, kailangan mag-aral ako. Sino kaya makakatulong sa akin sa editing? Patulong naman, hirap na ako. Anyway, humingi na ng tulong talaga eh. Whatever. Sa mga nangyayari po ngayon sa atin, maraming mga bagay-bagay na nakakalungkot, hindi lang sa ating mga kababayan Pilipino, sa mga ka-foreigner natin nandito, na maraming something na hindi magandang nangyayari. So, imbis na ata mapaganda ang ating mga pag-stay dito, minsan ang tingin na sa atin parang, ayan, kaya ganun, kasi ang daming foreigner, ganun-ganito, di ba? Pero although, walang magagawa kasi talagang kanya-kanyang pananaw yan, kanya-kanyang... Although, masama yung ginagawa, which is bad. Sana hindi naman po dumami ng dumami. Sana ma-stop na. Kailan kaya ma-stop yan, di ba? Ang dami na kasing mga racket na mga foreigner ngayon na very, 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 very bad. Di ba? At saka nakapagtataka, ang lalakas ang loob. My goodness, ang lakas ang loob nyo, mga ka-foreigner ko. Tanggalin po natin yan. Nandito na tayo. Pinagbigyan na tayo ng Japan na makapasok dito. Pagbutihin na natin. Huwag kung ano-ano mga racket na madaling pera. Di ba? Nagbibigay naman na maganda ngayon ang Japan. Bakit kailangan nating rakitin ng ganyan? Na mga kapare sa mga nahuling mga 32... sa isang bahay, mamaya po ibabalita sa inyo, ibabalita namin sa inyo kung ano nangyari doon, kung saan nahuli at kung paano. Ang dami, siguro naman, nakikita nyo naman sa balita, di ba? Sa mga news, sa mga local news, kung manunod kayo ng, mag-check kayo sa online, ng mga sa Japan News, sa NHK, may English version sila, mapapanood nyo na nakakalungkot. Ano? Foreigner na naman, di ba? Nakakalungkot talaga. So, yan po ang ating, ano, very sad opening, pero gusto ko pong magpasalamat sa may-ari ng Waku Waku Beach Resort
sa Batangas. Although sabihin na natin malayo man siya, pero sulit talaga. Ang ganda po ng lugar. Kaya lang nung time na yun, na-typhoon kami. Pero still very safe kasi mababait ang mga taong nandun, ang mga staff niya. Napakababait, napaka ano nila talaga yung pagkikare sa'yo, pag-aalaga sa mga item na baka delikado dahil may typhoon po nung dumot. Hindi typhoon, malakas lang ang ulan. Andun talaga, alert sila kagad na asikasuhin kung anong dapat asikasuhin. At saka talagang marirelax ka. And I myself, I was sleeping almost siguro 30-40 minutes doon sa labas lang ng harap ng beach. Nakahiga ako doon, natulog my first time sa Siburi. Sa Siburi po sa buhay ko na nagawa ko yun for 40 minutes ata. I was sleeping there with the sun on my face and all my family was worried, trying to wake me up na, "Hoy, gising ka na. Masyadong mainit dyan." Even my sister, my loving sister, nag-aalala sila because ang sarap naman talaga ng pakiramdam pala. Although hindi ko naman tinapa talaga yung mukha ko sa init, ano? Nakakumot naman ako, nakatwalya ako. Kaya lang nararamdaman mo through your skin, direct yung sun, nagtatouch sa'yo. Ang sarap. Parang na-relax ka, na-refresh ka. Parang computer na binago yung laman ng computer, nilinis lahat at na-refresh ka. Thank you so much sa Wako Wako Beach Resort. Next week po, I'll try my best na i-edit ng maayos ng mga kasama ko rito, na i-edit namin ng maayos para maipakita sa inyo. Sa mga uuwi sa Pilipinas, Wako Wako, Lucky Wako Wako Beach Resort sa Batangas. Medyo magtataka po kayo, I'll be honest with you, pagpasok nyo, dito na ba? But no worries, dahil maski end po siya ng lugar na yon, pagdating nyo naman, maganda siya. Diba? Worth it naman talaga, kailangan pahinga nyo. One day is not enough, pinakamaganda, 3 days. Kung mag-stay kayo ng 3 days, mas relax. Para sa akin po, I was thinking to stay there someday. Pag-uwi ko ng 3 days, talagang i-relax ko sarili ko, wala munang live. Ay, hindi, magla-live pa rin ako. Hindi na ata maalis sa katawan ko, sa isip ko, sa puso ko, ang hindi mag-live. Kailangan i-live ko. Ano nangyayari sa mundo? Dahil yun lang ang maikakaya ko ma-share po sa inyo. Hanggat kaya ng lola, dahil minsan nangihina na rin. Kapalis po pagdating ko rito, ayan, may lagnat ako. Kala ko, ayan na si Kubita. Buti na lang, hindi dumating si Kubita. Dahil chinek naman po. At nagpa-doktor naman, nag-check naman, wala. Kaya lang, ang isa pang nangyaring malungkot sa akin pagdating ko rito, bukod sa nalagnat ako, nag-LBM naman ako. Kaya mamaya, ang susumi ko po tungkol doon sa gamot ng Japan sa LBM. Ay, grabe. Siguro sa isang araw, nakakasampu akong CR ng CR. So, hindi ako mahiga ako. Yan na naman CR. Ang hirap ng LBM, di ba? Sabi nga nila, siguro daw dahil tagal na tayo sa Japan o tagal na tayo sa abroad, yung tubig. Maski mineral water ino mo, kaya lang yung yelo, hindi mineral, minsan naepektuhan pa rin ang ating sikmura. Lalo na siguro yung mga anak natin na Japanese or iba kung anong bansa man ang anak natin na lumaki, kung saan bansa. Pag-uwi sa Pilipinas, talaga hindi pa rin kaya ang tubig. Hindi naman lahat, sanayan lang siguro. Pero ako hindi nasanay siguro. Kaya pagdating ko rito, until today, this morning, okay na ako. Nung dumating ako, oops, ang sama ng pakiramdam ko, sabi ko. Sabi ko, hindi, kakayanin ko to. Nag-shower ako. Sinyawer ko siya, ayun. Sakit ng katawan. Nilagnat ako. Kala ng jowa ko, ng hubby ko, meron akong si Kubita. Buti na lang, hindi po. Hindi Kubita. Dahil kung Kubita, wala ako ngayon sa live. Anyway, yan po mga happening sa Pilipinas. Ang nandun ako, napakasarap, napakasaya. Kasama ang pamilya, kasama ang mga kaibigan at ang aking besi-besi na si Stella Suarez Jr. Nakita niyo naman po yung mga pinopost ko about her. Talagang kasama ko siya and I was with Direk Dante Brillante Mendoza and the rest, Mr. Benny Saturno. Talaga naman pagdating ko, andyan talaga, talagang, Diyos ko, talagang sabi ko, tataba ako nito kasi kain ng tanghalian, kain ng hapunan, imbitado ng agahan. All the way down talaga ang nangyari sa akin sa Pilipinas. Kaya siguro pagdating ko, ayan na, magpahinga ka, kaya lalagnatin, kaya ako nilagnat. And also, the most important for me na nagawa ko po this time na pag-uwi ko is volunteer.
volunteer din po. Next week, next month po, ipakikita ko po sa inyo. I was so thankful to Miss Cora Nunez. Talaga po siya kasi nagbigay big sponsor natin sa this time ng 1,500 kataong nabigyan natin sa Bacoor, Cavite. And even the mayor was so thankful at talaga nagpapasalamat po sa ating lahat dahil kayo po, galing po sa inyo yung pagtulong sa Pilipinas. Yung mga services na ino-offer po namin, certain percentage po, inilagay natin din doon. At nakapagbigay tayo ng 1,500 na katao. Kaya talaga naman, and I was so, proud that isa-isa kong inabot po at kasama natin ang konsehal ng lugar na yon. Andiyan po talaga ang suporta ni Mayor Strike ng SFI na grupo. Talagang nandiyan sila 2 days. Ang init ng lugar talagang magsali ng bigas, magsali ng dilata, etc. etc. Andiyan po ang aking pamangkin, kapatid, lahat sila ay nandiyan po. Ang pagmamahal, pagtulong ang aking ate na mas kinakaupo sa lapag, salpak siya ng dilata para mabuo talaga yung 1,500 na support. Honto ni arigato gozaimasu to. Masta. Maraming salamat po. Siyempre, ang kumanta po, sinabi ko na ba? Ang kumanta po si Miss Ladine Rojas, nang mag-usap tayo, Mr. Benny Saturno, ang nag-compose, super kuya, ang super director, Brillante Mendoza, Miss Jacqueline Jose, our besi-besi, Miss Judy Ann Santos, siyempre, isa rin kaparis ni Miss Jacqueline na best actress international, at siyempre pa si Miss Beverly Carmen, andito lang sa Japan. Watch her sa YouTube po. Maraming salamat po. Yan po ang ating opening at masasabi ko, huwag niyong isipin nag-iisa kayo. We're always here for you. Basta sa abot po ng aming makakaya. Waku Waku Beach Resort. Lucky Waku Waku Beach Resort sa Batangas. Napakaganda po. O susumi ko po sa inyo. Check niyo sa online. Check niyo sa Facebook. Andiyan po. Lucky Waku Waku Beach Resort. Thank you so much. And now, pasok na po tayo sa ating buhay mo, hawak mo. Sa puso, sa isip, buong pasasalamat. May saya o may lungkot man, huwag mag-alinlangan dahil ito ay nakatala kahit kanino man, basta think positive. Ang importante ay marunong tayong tumanaw, magpasalamat sa buhay na ating nararamdaman. Nakikita, nagagawa at nasolbahan ang mga ito sa araw-araw na tayo'y nabubuhay. God is good. Kung minsan, nangyayari na wala kang nararamdaman o nakalimot magpasalamat at tumanaw sa mga taong iyong dapat tanawin sa iyong buhay. Nung oras na yon, dahil ikaw ay masaya, may posisyon at nakamit ang pangarap ng buhay na iyong gustong puntahan. Ang yaman, kasikatan, at posisyon. Nalimutan na ang mga taong nagbigay, nagturo ng daan. Pamilya man o hindi, nakalimot na rin tayo sa Panginoon. Huwag, kapatid, huwag magpakalunod na di tumanaw magpasalamat sa mga taong nagbigay ng daan at iyong kasama, kaya ka nasa posisyon ng saya at yamang material, lalo na sa Panginoon. Gumising ka. Tandaan po natin ang buhay ay may hangganan. Ang mundo ay umiikot lamang para malimutan mo sila sa habang ikaw ay papanik sa iyong kinalalagyan ngayon. Tandaan po natin ang salitang, umiikot lang ang mundo, minsan nasa taas at pwedeng bumaba. Ang bawat nila lang ay nangangarap ng pangmatagalang saya. At ito ay iyo o ating makakamit ngayon o kung kailanman ipagkaloob sa ating aling sa Panginoon. Dahil din sa mga taong nagbigay ng daan upang marating ang ngayong saya ng buhay. Lagi po nating isaisip, walang sawang pasasalamat na mapasa atin ang saya habang buhay. Ang pagsunod sa utos ng Panginoon,
pagmamahal sa kapwa, pangunawa at pagtanaw sa mga taong laging nasa tabi natin nung tayo lalo ay nasa kadiliman. Tandaan din po natin, hindi alam ang buhay kung hanggang kailan nakasindi ang ating kandila. At pwedeng mamatay ang apoy na kahit sino man walang makakaalam. At pag nangyari ito, nakahanda tayo na walang yamang material tayong madadala sa ating himlayan. Subalit ito ay hindi kawalan. Ang importante na kapag iwan tayo ng yaman ng pagmamahal at malaking pasasalamat sa ating kapwa at paniniwalang hindi natutulog ang Panginoon sa ating isip at sa ating puso magpakailanman. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo pong oras na pakikinig at pagbabasa ng ating taus-pusong pasasalamat at pagmamahal na hindi man koma ipaisa-isa masabi upang makarating sa lahat. Sa pamamagitan ng SNS ay maipaabot ko po ang taus-pusong pasasalamat una sa Panginoon at sa lahat ng mga taong nagbigay daan para marating ang ngayong buhay posisyon na amin na akin pong natatanggap galing sa Panginoon. At ginagampanan po namin ito sa abot po ng aming makakaya sa araw-araw. Maraming salamat po. Ayan po, may kausap pa. Jasima, si arigato gozaimashita. Kausap ko po kasi yung isang, may question po kasi ngayon na medyo kakaiba. Sa'yo, tumatawag ako mismo directly sa gobyerno ng Japan kung ano talaga ang sagot nila para malaman po mamaya sa question and answer na dapat nating sagutin. Anyway, andyan pang ating buhay mo, hawak mo, ginawa ng inyong lingkod, galing sa puso, galing sa isip at pagmamahal sa kapwa-tao. Yan po ang ating buhay mo, hawak mo. Sana po i-like nyo rin po kami, i-watch nyo po, pakinggan nyo po ang ating sa Apple Podcast. Andyan po yung Pinoy Diaries. O negasimas po. Ngayon naman po, hindi ko naabahan, pasok na tayo sa mga bali-balita news po for today. Hali po sa inyo lahat, ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Kamusta po kayo? And alam ko tanghalian na anong ulam nyo sa sibuli kong sinabi ito. Anyway, ito pang ating mga balita. Ito ay nangyari noong June 13, 2023. Narinig yung aking aso. Talagang ingay, ano? Ito po. Isang lalaki huli sa illegal na pagbili ng SIM card ng smartphone. Alam niyo po ito, 'di ba, yung mga illegal na pagbili ng SIM card. Ito po ay ulitin ko galing sa Japan News noong June 13, 2023. Sa mga kababayan natin na kumukuha ng cellphone, then binibigay sa ibang tao kapalit ang malaking halaga. Ingat po kayo at baka ganito din mangyari sa inyo at masabit kayo. Ayon sa news na ito, hinuli ng Saitama Police ang isang lalaki, age 37 years old, work unknown, matapos mapatunayang illegal itong kumukuha ng SIM card ng mga smartphone na pinapako niya sa ibang tao. Diba na issue to? Sobrang issue talaga ito. Marami raw nakakuha ng mga kababayan natin. Eto pa po. Ang lalaki ay staff ng isang smartphone outlet store at siya ay nag-guide sa mga taong gustong kumuha ng phone kapalit ng malaking kabayaran. Ang staff na ito ay nakakakuha naman ng bayad mula sa Vietnamese group kung saan siya ay binibigay ang mga SIM card. Naku, tingnan mo, kasalbay yan. Ayon sa mga pulis, ang mga SIM card na nakukuha nila ay madalas na ginagamit sa mga illegal activity dahil mahirap na matrace ito at ang mananagot lagi ay ang isang actual na nakipag-contract sa cellphone carrier company. So ito po yung issue ng mga kababayan ko. I'm sure narinig nyo po, di ba, na pag bibili ka ng SIM card, bibili ka ng
smartphone and then yung SIM card nun or whatever, yung phone, iaabot nyo, bibiyakan 28, 34, eto na yan, na issue na. Kaya mga kaubayan ko, yung nakakuha po ng ganito, eh kailangan, i-double check nyo, baka mamaya yung nakuha nyo 38, maging 300 ang utang nyo. Mas masakit yan kasi pangalan nyo po ang nakalagay. Dahil ang SIM card, kapares na rin sa Pilipinas ngayon, hindi na kapares nun na bili ka, kuha ka ng SIM card, kahit walang name, di ba? Ngayon, ang Pilipinas, ganyan na rin. Kailangan, kung kukuha ka ng SIM card, lalagay mo ID, yung ID mo, kung, what, kung anong mga kailangan. Sa Japan, noon pa, ganun talaga. Eh, so, hindi makakuha yung mga illegal na mga kontrakto na mga kung ano nung ginagawang illegal dito sa Japan. Di sila makakuha ng SIM card ng ganun karami. So, yan. Ginawa nila, nagpapain sila ng malaking pera, which is na marami atang nabiktima rin kababayan natin at taga-ibang bansa na nandito sa Japan na residente. So, pag-isipan niyo po yung mga nakakuha, eh, medyo gising-gising kung anong dapat gawin, no? Ito po ang ating pangalawang balita. 800 kalapag cash money nakita sa garbage disposal facility. Ara. Ito po yung nangyari nung June 14 galing sa Japan News. Okay, Niigata City. Ayon sa news na ito, isang cash money na naman ang natagpuan sa garbage disposal facility sa nasabing lugar na ito at umabot sa 800 lapad. Ang pera ay nakita noong June 5 ng isang staff at inireport din nila ito agad sa mga pulis. Hindi nila ito sinabi agad sa publiko at hinantay na pumunta sa kanila ang taong maaaring nagmamay-ari nito. Subalit walang sino mang nag-report sa kanila kung kaya't naglabas sila ng pahayag tungkol dito noong June 13. Ang pera ay nasa mga pulis sa ngayon at nasa pangangalaga nila for 3 months. Kung hindi magpakita ang nagmamay-ari nito, maaaring mapunta sa nakakita ng pera. Ang galing, ano? Hindi naman inilabas ng mga pulis ang anumang informasyon tungkol sa pera nakita, kung ano ang mga kasama nito, saan nakalagay, at iba pang information para mabawasan ang mga fake claim na matatanggap nila. O kasi minsan, alam mo yun, pag alimbawa ano yung mga malalakas ang loob na alam nila hindi sila eh, hindi kanila yun ay biglang magkiklaim. So yan, kaya nag-ingat po ang mga police siguro through their experience na pag in-announce nila ang daming pupunta, magkiklaim, ganun-ganito, interview, etc. So this time, hindi sila naglabas. Hindi nila in-issue ito. Okay pa, ito naman ang ating pangatlong balita. Naku, title. Hala? 32 Vietnamese and Cambodian dinampot ng mga pulis. Ayan. Ito po ay noong June 14 din, 2023, Japan News. Ishikawa, Kanazawa City. Ayon sa news na ito, isang mansyon sa nasabing lugar ang pinasok ng mga pulis kahapon. Ito po ay noong June 13 at dinampot nila ang lahat ng tao na nasa loob nito na umabot sa 32 katao. Karamihan sa mga ito ay mga Vietnamese at ilan lang ang Cambodian. Ang ilan daw sa mga ito ay mga overstay na ayon sa Pudoyasang, ang mansyon daw ay nirerenta ng isang company na employer ng Vietnamese at ito ay pinapagamit sa kanila bilang company dormitory. Inimbestiga nila sa ngayon ang lahat ng taong dinampot nila sa loob ng bahay. Pinumotor dito sila doon sa loob ng bahay, sa mansyon. Ano yun, siksikan? Ang hirap niyan. Ito pa ang ating huling balita, bonus, pang-apat po. Pinay huli sa posible na imitation marriage charge. Ito po ay balita ng June 14, 2023. Ayon sa news na ito, hinuli ng Saga Police ang isang kababayan nating Pinay, age 32 years old, care worker at kinakasama nitong lalaki, company employee, age 58 years old, sa posible na imitation marriage charge.
Ayon sa lumabas na investigahan report ng mga pulis, ang dalawa ay hindi nagsasama at sa isang bahay at walang katotohanan mag-asawa sila. Subalit pinalabas itong nagsasama sila at nagpasa ng fake document upang makapag-apply ng visa renewal ang kababayan natin. Very sad. Pero minsan alam mo yun, kasi may mga hapon talaga na maski pareho kayong address, tumitira sila sa ibang lugar dahil nga sa trabaho nila o ikaw naman sa ibang lugar din dahil nga sa trabaho. At saka lalo na minsan pag may mga edad na nga po, minsan hindi na eh. Alam, basta alam nila may asawa sila, hindi na yung talagang companionship. Kaso sa regulasyon ng Japan, kailangan talaga magkasama. Yun ang medyo ano. Pero alam natin yan, di ba, kung bakit minsan. Kaya sana naman mga kababayan ko, kung may mga ganyan, ipasa Diyos po natin. And I do hope na may maganda talaga namang mangyari ting sagot para sa buhay ng ating kababayan. Kung ano man ang ibibigay ng patang ng Japan sa kanya, sana po may maganda pa rin mangyari sa kanya. And I'm sure meron po dalang Panginoon, hindi naman natutulong. Yan po ang ating mga balibalita. Maraming maraming salamat po. Ito ay galing sa isang team natin, si Miss Jane. Maraming salamat po. Yan po ang mga balibalita at tungkol sa smartphone, mga kababayan ko. Mag-ask po kayo kung halimbawa, wala tayong magagawa. Siyempre, na-attract ka sa pera, na-attract ka sa cash. Minsan talagang tao lang po tayo. If I were you, ang mai-share ko po sa inyo, punta kayo mismo sa binilan nyo ng cellphone. And then sabihin nyo po yung nangyari para maging talagang honest to goodness at ma-relax kayo. Hindi yung natutulog kayo, bukas makalawa may darating sa inyong resibo, di ba? Kaya yung mga kababayan ko ngayon, nabibiktima pa rin, mag-ingat po tayo. Huwag po tayong magpaka-easy money. Although naiintindihan ko sa hirap ng buhay, minsan kakailanganin mo talaga, di ba? Pero tandaan po natin, madaling pera, madaling mawala. Kaya huwag po natin gawin yan, kundi po talaga magandang pinanggalingan, huwag po tayong sumali sa ganyan. Magpagod po tayo, maghirap tayo. Talagang yung paghihirap natin na ibibigay natin na may pagmamahal, maganda ang effect niyan. Hindi yung, malaki palang pera, sige, okay lang, sige, ganun. I-digin, paano ba yun sa Tagalog yung i-digin natin? Mahalin po natin ang pangalan natin, mahalin po natin ang pagkatao natin. Lalo na itong pangalan natin, binigay sa atin ng ating magulang, inilabas tayo sa mundo na hindi para gumawa ng ganyang mga bagay. At kung kayo po mismo, natutukso, manalangin po kayo, promise. Sasagutin kayo ng Panginoon kung anong dapat at magigising ka na hindi maganda ang ginagawa mo. Kasi ang tao natutukso. Kaya nga sabi nila, kaya tayo tao minsan madalas matukso, di ba? Pero if you really want to pray, if you really want not to do it, manalangin po tayo. Kasi nagiging weak tayo talaga minsan, hindi naaalis yan, tao lang po tayo. Pero not to be weak, para matanggal yung weakness, yung hindi magandang pagiging weak natin na easy money, panalangin. Wala na pong iba. The best weapon in the world is prayer. Kahit ano pa pong dumating sa ating bagyo, lindol, kung ano man, prayer pa po. Prayer lang. Pagsubok ng Panginoon yan, may maganda pa rin darating. Huwag po tayong matakot na bukas, makalawa, wala na tayo. Hindi po tayo mawawalan. Ako na magsasabi sa inyo, basta malinis ang iyong konsensya sa mata ng Diyos, sa mata ng tao. May darating sa iyong magandang grasya. Promise, totoo po yan. No, hindi ko muna kapwesto ako rito. Binigyan ako ng mabait na asawa, mabait na mga anak, mabait na pamilya at mga taong nakikilala ko na mababait lahat. Minsan kasi meron nga sinasabi na mamagnet yan eh. Kung mabait kang tao, ang darating sa'yo mababait ding tao. Pero kung ikaw may pagkapilyang tao, may laging galit na tao, parang ang darating din sa'yo yung parang mga ganong klaseng tao. Kaya join kayo sa talk, di ba? Parang feeling mo okay. Pero you don't even know na nagiging weak ka, bumabaksak ka sa mundo. Hanggang sa makita mo ang sarili mo, may edad na, bakit wala akong kaibigan? Bakit ganito buhay ko? Sisisihin mo ang itaas? No. Wala pong gumagawa ng buhay natin ng araw-araw na pananaw natin dito sa mundo, ng pagkilos natin, ng desisyon natin, kundi tayo sa sarili natin. Pinahawak sa iyong pera. O sige, bahala ka na dyan. Di ba?
Pero yung bahalang yun, it doesn't mean na sa'yo na yan, di ba? Sabi, bahala ka na yung manggasos kaysa paunti-unti, di ba? Kailangan, be honest. I was so thankful to my sister kasi iabot ko sa kanya, andyan talaga yung sister ko, nakalista talaga yung kung anong bibilin. Kasi makulit po ako. Ganun. Kaya po mga kababayan ko, alam niyo yun, hindi ko muna sa abroad ang ating pamilya, madali ang pera. No, 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 no. Mahirap ang pera sa abroad. Anywhere in the world, nagiging iba lang ang itsura ng pera tsaka yung rate. Yun lang naman yun eh. Basta tandaan po natin kung nararamdaman natin ang hindi magandang damdamin sa paggalaw dito sa mundo, ipikit natin ang ating mata, manalangin po tayo sa Panginoon at ibibigay niya ang magandang sagot. Okay, ang kinain ko lang ngayon lugaw. Huwag kang matakot. Dahil lugaw na yan, malalasahan mo, malalitsyong kawali. O kaya, anong tawag doon? Yung talaga special na pagkain ng lasa mo dyan. Kasi darating yan eh. Hindi ka pababayaan ng Diyos, promise. Hindi ka pababayaan ng Diyos basta malinis ang iyong konsensya. Pero kung may something ka na hindi magandang ginagawa, syempre ang Diyos, papalupaluin ka sa puwet. Diba? Isipin po natin, nabuhay tayo dito sa mundo, hindi lang ikaw. May kapatid ka, may magulang ka, may magkakaapo ka, apo sa tuhod. Ano na lang ang sasabihin sa'yo? Sinong lola mo? Sinong nanay mo? Mapapahiya naman sila, diba? Hindi po tayo nag-iisa sa mundo, tandaan natin yan. Masamang gawa, masama rin ang balik. Magandang gawa, matagal man, puro paghihirap man, pero ang balik sa'yo, napakaganda, napakasaya. Isa lang hiniling natin sa mundo, maging masayang tao, maging magkaroon ng kontento sa sarili. Makontento po tayo, huwag po tayong maghangad ng hindi sa atin. Pagpagura natin, pagyamanan po natin. Darating sa'yo yan, hindi maring hindi, umiikot lang po ang mundo, umiikot lang yan. Kaya yung iba, mga nasa posisyon na, kala nila, kaya na nila mundo. No! Ang pagiging kapwa, pakikipagkapwa tao, nawawala. No! Hindi ka laging nandyan. Ayaw ng Panginoon ng hindi ka sumusunod sa Kanya. Tandaan po natin ang pagsunod sa Panginoon, number one. Sumusunod ka nga, nagdadasal ka nga, nagsisimba ka nga, hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Wala rin, di ba? Kaya, please. Number one, panalangin. Number two, pagmamahal sa kapwa. At huwag makalimot na alam natin kung anong masama at maganda, di ba? Hindi na yan, hindi na tayo mga bata para hindi natin isipin yung masama. Ay, teka, natutokso ako. Ayoko nito, hindi maganda to. Pikit mo mata mo. Minsan natural yung tao kayo, di ba? Pikit mo mata mo. Ay, teka, parang ganito ang nasa isip ko. Hindi maganda itong isip na to. Pikit mo mata mo. Manalangin ka sa Panginoon. Then stop it. Ikaw lang pwedeng mag-control sa sarili mo. Maski anong haba ng posisyon na gawin mo. Kung hindi mo naman makukontrol sa sarili mo, wala rin. Number one, tanggalin natin ang pagiging makasarili. Tanggalin natin ang galit. Tanggalin natin ang inis. Kung may nangiinis sa atin, let it be. Smile. Everyday smile. As I was saying even before, na pagising ko sa umaga, what I'm doing is, pagpasok ko sa CR, sa salaminan, ang una kong sinasabi sa sarili ko, I'm beautiful. Tanggal ka agad ang negative, di ba? Kasi maski may muta ka dyan o may panislaway ka, pero you look at yourself as beautiful. So, ando na yung positibo. Di ba? So, yun lang po. Humaba na yung mga balibalita niyan dahil napaka-angry talaga, hindi na maganda. Pasok na po tayo ngayon sa ating commercial. Onegai shimasu. Order na po kayo. Dito lang po, may address po dito.
tawag kayo? Not Flex. May Not Flex. Ang sarap. Oishi! This is Not Flex. Very delicious. Recommend it. Bye now. Tapi ta koto arimasu ka? Hai, tabeta desu kedo, sugoku ninniku to shio no aru ga kiite ite, mo ichido taberu to hamatchaimasu. Talaga ako dito. Tuntua ako sa kanya. Ayan po ang ating commercial. Siyempre, ang ating mga little bulilit na nandito sa Japan na talagang sila nagsalita niyan. Walang script yan. Sila mismo ang nagsalita tungkol sa Netflix. Although, ang Netflix po natin now is this one na. Hindi na po siya sa bottle. Nandito na po siya sa ating ganitong support. Mas madaling buksan. So, wala na po tayong bottle. Although, meron pa tayong ilang piraso kung sinong gusto umorder para sa promo niya. Patapos na po. Ito po ang ating Netflix ngayon. Ito na po ang ating lalagyan. Yan. Yan po. Meron pong may balat at walang balat. Easy na. Bubuksan nyo na lang siya dyan and then isisip nyo lang ulit and then makakain nyo na siya. Bit-bit na siya pwede. Diba? Kasi sabi nga nila yung bote, medyo nahihirapan po kami ganun. Kaya ito po nilagay na natin. And I myself, kami po rito, hand on hand kasi yan, kami mismo ang naglalagay, nagpa-packaging. Kaya mas ma-easier po sa amin ngayon. Although, medyo nagmahal na ngayon ang presyo ata. Nagtaasan ng presyo, no? In fairness, hirap-nirap ako. Yesterday, nag-shopping ako. Nag-shopping ng pagkain dahil wala ako ng 10 days, no? Ang mga kasama ko rito, kailangan ng pagkain. Sobrang mahal na ng mga mantika. Grabe. So, yan po ang ating Netflix. Nasa 1,000 yen po siya. At kung halimbawa,
1,000 yen each, pero kung halimbawa gusto niyo pong magpadala, umorder, ilalagay po namin siya sa letter pack, red letter packs na worth ng 520. So pwede po kayong pumili and kung anong available ngayon hanggat meron po kami. For 1,000 yen sa isang letter pack, pwede po kayong umorder ng tatlo, will cost you 3,000 yen plus 520 yen. So yan po ang ating Netflix with balat and without balat. Garlic and spicy po. Ano guys, shimas! Ang translation naman po natin, nandiyan pa rin at ang mga online assistant, nandiyan pa rin po. About sa ticketing po, pwede pa rin po kami, pero very sensitive po kasi yan ang ticket. Napakamahal pa rin. Pwede po kayo mag-send sa amin yung tungkol sa ticket, pero hindi na po kami mag-ticket ng LCC. We can only sell the Philippine Airline or JAL, yes, siguro. Pero siguro on JAL, we will stop that also. We'll go on with Philippine Airline. So, wala na po kami munang LCC na mga ticket. It's better for you para makakuha ng murang ticket po. I promise, like me, nakakuha ako sa AirAsia, pero ang ginawa ko po kasi nung umuwi ako, papunta sa Cebu Pac and then pabalik AirAsia. So, medyo mahal po kasi may bagahe ako. One thing bad is, nagbayad ako ng bagahe online. Pagdating sa ano, wala raw akong bagahe. Kaya yun, nagdoble-doble. I was just talking to the ano po, to the credit card. Bakit gano'n? Kasi I bought the ticket for only 3 lapad. And then I was charged I'm not charged ako ng iba-iba kasi nag-adds on ako ng insurance, nag-adds on ako ng bagahe, nag-adds on ako ng kung ano-ano. Tumotal siya ng 74,000 yen. And after a while, nung malaman ko sa online, wala daw akong bagahe. I don't know with that. So I'm really scared. Hindi ko po talaga mausususumi na ngayon ang LCC na ticket. If I were you sa Pilipinas po, it's better ipa-GCash nyo na lang. Mas maigi pang GCash kesa credit card po. Pwede po kayo magpakuha sa pamilya nyo sa Pilipinas ng mga ticket nyo ng LCC, ng AirAsia, kung nakikita nyo yung presyo online. Sabihin nyo po ganito, and then tawagan po ang mismo, ang Cebu Pac, ang AirAsia sa Pilipinas, makipag-chat po doon. Bayaran nyo na lang po ng GCash kasi pwede po sila sa GCash at saka bangko sa Pilipinas na bangko. Mas maigi na kesa credit card. Yun po ang maiususumi ko sa inyo kung talagang kailangan natin ng murang ticket. Diba? Yun po. At syempre pa, ang ating ususuming isa, ito po ang aking ususumi. Kasi nag-LBM ako, nagulat ako. Alam nyo po ito, Serogan. Ayan, Serogan. Dito sa Japan pala, during the Second World War, itong Serogan na to, ito po, Serogan, lahat ng klaseng sakit, kay may lagnat, kay sakit sa ipin, right? They can see it? Okay. Serogan. Ito po pala ay gamit sa lahat. Father? Okay. Ito po pala ay gamit sa lahat, sa sakit sa ipin. Nagulat ako kasi sabi ko, ayoko niyan. Hindi ko gusto kasi may amoy nga, di ba, ang Serogan. Pero and then, sabi ng mga kasamahan kong Japanese dito, alam mo ba itong Serogan? Nung Second World War pa ito? Ako, ha? Nung Second World War pa ito? Oo. Kasi ang lolo ko, sabi niyang ganun, yan ang pinainom sa amin pag may sakit kami. Kung ano, kahit anong sakit. Sakit sa tiyan, LBM, sakit sa ipin, sakit sa ulo. Ito lang daw ang iniinom nila during Second World War. Kaya isusumi ko po sa inyo to na ito is very effective, although maamoy siya, may amoy siya, pero very effective. Kaya lang syempre, yung mga nakatira sa Japan siguro okay siya, pero sa Pilipinas baka mamaya hindi effective kasi iba yung weather natin doon. Minsan yun ang iniisip ko rin. Pero I was thinking to buy for my family na mapadala. Kasi maski sakit daw sa ipin, pwede siya eh. Kaya lang, hindi ko pa natatry kasi hindi pa sumasakit ipin ko. So, yan po ang asusumi ko ngayon. Serogan po, kung gusto nyo pa nag-LBM kayo or sakit daw sa ipin, hindi ko pa natry sa ipin. Sa LBM, natry ko po. Kasi pag inom ko, a few minutes, na-stop yung LBM ko. Kaya asusumi po yan, Serogan. May bago na rin po siya, pero sa akin, effective po ito. Kasi yung isang bago po, this one, ganun din po siya sa LBM lang naman ito. LBM lang naman ito. Unlike this one, marami pala siyang use. So, yan po. Can they read, right? Serogan. So, yan po ang Serogan. At may English, ano na siya? Before po kasi walang English yan eh. Ngayon may English-English na siya. O, kaya mabasa nyo ang explanation. Serogan po. Masakit ang ipin, masakit ang tiyan, nag-LBM, mga tourist na nandito sa Japan. In case na nanonood po kayo, kung kailangan nyo, mahirap kasi magpa-doktor pag turista, mahal ano. Kaya eto po, Serogan ang ususumi po natin ngayon. Okay, pasok na po tayo ngayon sa ating
10 fingers movement ng exercise ng one-on-one for today. Anagay si Mats. 10 fingers movement. Massage. Thank you.
estudyante, kami hinahanap pa kasi ako sa phone ko, kaya nakaganon ako. Anyway, yan po ang ating tungkol sa body. Minsan kasi pag nasa trabaho ka, di ba, sumasakit ang ulo mo, mga balikat mo. Yung 10 fingers movements po, yung mga ganyan, kapalis po dito. Yan, nakita niyo po yun. That's good for the mga sakit-sakit ng katawan. Kaparis ko, what I'm doing it, nung nasa, ako, minsan sa CR, ganun, isadawakan ko ang cellphone. Kasi I promise myself, hanggat maaari, ayokong dala ko ang cellphone sa loob ng CR. I want to rest at least from that time, ginaganyan-ganyan ko po siya. And it's good. I feel better kasi ito po kasama yan sa sakit sa ulo. Ito po, itong part na to. Pag masakit ang ulo mo, ganyan-ganyanin mo siya. At saka dito po sa tenga, kung napanood niyo po si Mr. Kimay, you keep watching it kasi malalaman niyo po yan. Nakuha rin po namin yan sa YouTube, sa internet, sa isang Buddhism na kung paano mo i-exercise ang sarili mo, i-exercise pag may mga pain kang nararamdaman kesa mag-marites ka during the break. Kesa mag-marites ka during the break ng trabaho, mag-gano ka na lang, 10 fingers movement. Yan po si Mr. Kimay ang ating kasama dito sa Japan sa Team Mag-Usap Tayo. Ngayon po, pasok na tayo sa one-on-one, Janay. Pasok po tayo sa ating little girl, si EJ. お正月にはタコあげて、コマを回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。今日は何をするかというと、いただきます。マスマカットをやっていきたいと思います。せーの、せーの。せーの、いただきます、ます、ます、ます、と。なりなりなりやと、き、て、て、て、て、て、レッツゴー。みなさん、こんにちは、ゆとけてりのりんです。今日は、今日はね、2020年、2019年、2018年、その3年間ぐらい流行った、その歌を、歌いたいと思います。ちょっぴり早い難しい音楽です。いきます。届けこの前よ、夜空は君への滑走路、ハートを揺らすよ君の声。お願いこれ以上散らさないで、吐き気なんてできなくってです。どうですか？ちょっと短いんですけども、めちゃめちゃ難しいです。皆さんも。届けこの想いよっていう歌を TikTok で検索すれば出てくるので、皆さんもチャレンジしてみて歌ってみてください。バイバイ。はい、どうも皆さんこんにちは、リトルキッズ TV のリンです。リトルキッズ TV 始まるよ。その前に皆様にいきなりですか、クイズをします。こちらの正体なんだ。靴下。さあ、靴下です。メジャーズ。で、明日皆様にこちらのくるくるのやり方を明日教えます。なのでみんなドキドキワクワク待っててね。イエイ。また見てね。元気元気。バイバイ。
や、リンです。今日はなんかちょっとエジソンという歌をね、ちょっと短いんですけども歌いたいと思います。大丈夫ですか？じゃあいきます。踊る暇があったら発明して、歌う暇があったら発明して、ライブのブッキング決定発明して、その発明王に俺はなる。いや、どうでしたか皆さん。もしよかったらコメント欄に書いてください。お願いです。バイバイ、また見てね。Okay, tago ko na. Anyway, yan po si atin si Lin Chang. At yung latest video niya, medyo malaki na po siya ngayon, ay hindi natin, na-edit po natin, kaya lang hindi maganda na naman ang pagka-edit. May error na naman kami sa edit, kaya hindi po namin na ilagay ngayon yung latest mga video niya, mga bagong bigay niyang mga video na talagang may acting-acting siya on her own. Ngayon, papasok tayo sa mga question galing sa ating mga kababayan, galing kay Miss Hussein. Okay. Miss Hussein, nandiyan ka na? Yes, Miss Vicky. Ay, hello. Kamusta na? Yes, mabuti na po. You're the only one. Okay, Miss Hussein, pasok na tayo sa question number one. Yes po, and ating question number one is ito po. Yes. Ma'am Vicky, baka meron po kayong alam na pwedeng mag-arrange ng merit namin sa Japan. Pareho po kami foreigner. Ako po, naturalized Canadian citizen. Yes. Ang PNC ko po is Pilipina. Plano sana namin po na magpakasal sa Japan. If possible, pwede po bang magpakasal dyan? Okay. Actually, ito pong tanong nyo is very unusual, no? Bibihira ito. As far as I'm concerned, dito po sa Japan, wala pa ako akong narinig na ganyan. But, kausap ko po mismo ang gobyerno ng Japan today, and then they told me that they're going to call me today at 2 o'clock. Mga 2 p.m. po, tatawagan ako kung ano ang sagot talaga. Kasi ayaw din po nila sumagot kung di muna daw nila makikita yung book of law dito sa Japan. So, hihintayin po natin yung sagot mamaya. Sir, ma'am, kung okay lang po sa inyo, i-PM po namin kung anong kasagutan ng gobyerno mismo ng Japan, dahil hinihintay ko po, dahil kausap ko na po sila about your question para mas alam natin talaga na yun na talaga legit. Mahirap po kasing sabi nito, sabi niya, na-experience ko to, hindi ko na-experience to. Yung mga ganong bagay, ayaw po natin sumagot sa ganyan. So, hintayin lang po natin mga bandang 2 o'clock po tatawag sila. Mga Japan time po, ha? 2:30 po mag-PPM kami sa inyo para sa sagot na ito. Pasensya na po. Okay. Asa na ang pangalawa? Okay po, para sa pangalawang katanungan, yes. Ito lamang po. Uh-huh. Ma'am, may alam mo po ba kayo about po sa mga Nikkei jeans? Nikkei Jin, you mean to say during the Second World War ba ito? Kasi kapares po ng sinabi ko, when you say Nikkei Jin, yung po ay nung mga pinanganak, yung mga batang pinanganak under ng Second World War. Pero after the Second World War, Nisei Jin, ano, marami pong Nikkei Jin. Anong klase po, may alam po ba kayo? May alam po tayo, pero dapat sabihin nyo sa amin kung anong third generation ng Nikkei Jin po ba ang tinatanong nyo? O yung kayo po mismo itself, ngayon nyo lang nalaman na kayo ay Nikkei Jin. Pakikompleto po ang inyong tanong. O nagay si Mas po. Okay, meron tayo sa third question. Yes po, para sa ating pangatlo, mm-hmm. Ah, okay. Ganito po yan. Kung halimbawa matagal ka na rito, magpupunta po kayo sa sa Gaimsho. Gaimsho, right? No. Foreign Affairs. Sa Foreign Affairs ng Japan. What is that place, manager? Kimani yata dyan ay Nihonji ni Narutami ni. Ano, Gaimsho da ke? Gaimsho. Ah, sorry. Hindi po Gaimsho. Home Kyoku. Sa, kung saan po kayo nakatira, ma'am, meron pong Home Kyoku dyan. And then, tatawag po kayo or either pumunta na kayo.
Or kung tatawag kayo, humingi kayo ng appointment, or either pumunta kayo, magdala kayo ng ilang documents niya. Kung may time sila, titingnan nila at sasabihin pa kung ano. Or either, sasabihin nila, okay, ganito, bigyan ka ng appointment. Ito mga requirements pa, ito pa dadalin mo. Yun po ang pinaka-easiest way na masasabi ko sa inyo. Pumunta po kayo sa Home Kyoku na malapit sa inyo. Every city po dito ay may Home Kyoku. By appointment po yan. Marami pong mga movements yan, maraming mga kailangan yan, nandun po lahat. Kasi kung sasabihin ko sa inyo, pwede po namin masabi sa inyo, pero since 2023, baka po may bagong regulasyon na naman sila. Pero isa lang pong alam ko niyan, ang kukunin niyo from grade 1 until matapos kayo ng degree sa Pilipinas, kung natapos niyo po ang degree or whatever, yung school record po kailangan niyan, number 1 niya, at family record. Yan lang po muna masasabi namin. Puntahan niyo po ang Home Kyoku, humingi po kayo ng appointment schedule. Okay po? Yes, Ms. Hussein. Yes, para sa kasunod po ng katanungan, ito po. Yes. Ma'am, tanong ko lang po kung meron bang ibang option sa eligibility ng asawa ko. Kasi po, nung unang in-apply ko siya ng eligibility, nabigyan siya ng one-year visa. Pero nung sinubmit na sa Japan Embassy Philippines, na-deny po siya. Kasi po, na-trace na dalawa ang pinakasalan ko. Oh. Eh, yung una kong pinakasalan, hindi po kami anal. Pero, ako po ay isang Muslim, Islam religion po. Ah, okay. Ganito po yan. As far as I'm concerned, may nagtanong na po sa atin yan at I don't know if nasagot ko yan. Number one, nung in-apply nyo po ba yung COE nyo, sinabi nyo po ang religion nyo is Muslim? Kailangan po ilalagay nyo po yun. Kasi as far as we know, Catholic, hindi tayo pwedeng magkaroon ng, ano, di ba, ng divorce or ano, not unless foreigner ang napangasawa natin, recognition of divorce. Meron din tayong annulment for Filipino, but that will take some sobrang tagal, di ba? Yung po ang hinihingi nila, mga documents from the highest court. Kung wala po kayo niyan lahat at sinabi nyo po na kayo ay Muslim, kailangan po nung in-apply nyo po yan, sinabi nyo ang religion nyo is Muslim. Yung po yon. Pwede po kayong mag-ano niya, mag-reapply ulit or either yung husband nyo po na Pilipino na nagpunta sa Japan Embassy at na-deny, sabihin po yung record nyo as a Muslim. Baka po magawa, ma-reapply ulit yan sa Pilipinas na lang yung business COE. Kailan pa po ba ito nangyari? Kasi may expiration yung COE. Diba? Alam kayo, good for 3 months, kailangan may apply mo. Pag di mo na-apply, another application ka na naman. Yung po yun, baka kaya kayo na-deny, ibig sabihin, hindi talaga pwede kung makikita talaga ang record. Isa po yan, maski na-approve ka ng COE dito sa Japan, pagdating sa Pilipinas, may double, ano ka pala, double kasal, may kasal ka pang isa, or either may error ng iyong birth certificate, nakita nila, or meron kang ibang pangalan, nakita nila, meaning to say, madi-deny po talaga yan. Basta po may konting problema sa mga document ngayon, nowadays sa internet po nakikita na kagad yan. Kaya don't bear to try. Pinakamaganda po, punta yung husband nyo ulit sa Japan Embassy and sabihin yung nangyari na hindi na i-report na kayo ay Muslim. Tingnan nyo po kung effective yun. Or either, another thing na pwede ko pong i-option sa inyo is, pumunta ulit kayo sa immigration, i-reapply nyo, sabihin nyo na yun nga, Muslim kayo. And then, kung anong hihingi nilang documents, adds on, lagay nyo lang po. Malamang may hihingi silang ganito, may hihingi silang certificate na ganito, ganito, ilagay nyo, i-adds on nyo lang. Ma-upload din po yan, try lang po, try. Marami na rin po akong nakausap na nandito na nag-Muslim sila and then maski kasal sila, nabigyan naman ng visa yung husband nila. Although, hindi ko masasabing kayo ganun din. So, yun po ang ating masabi, try lang po. PM-PM lang po. Yan po ang aking masasabi for today para dun sa papeles niya ng COE. Meron pa tayo, Mrs. Zane? Yes po, para sa ating huling katanungan. Okay. Ma'am, sana po matulungan niyo ako sa tamang gawin ko. Mm-hmm. Kasal po ako sa Japanese. Okay. Dalawang anak namin. Okay. 12 years old na po. Mm-hmm. At 12 years na po, wala akong communication sa kanya. Mm. Kaya po, yung eldest ko, bata pa, na-aplikaso kaagad namin yung papers. May Japanese passport po siya. Oh. Yung puso po ang wala sa Koseki. Pero, papa naman po niya ang nakasign doon sa birth certificate. Tulungan
tulungan niyo naman po ako, ma'am, anong tamang gawin? Ah, okay. Number one, yung anak niyang Japanese, ilang taon na? Wala akong nabanggit ng mga age ng mga bata. Ah, okay. Ah, yung Japanese passport niyo pong anak, ilang taon na, paki-answer po, no? Kung halimbawa nasa proper na edad na po yan, pag-traveling niya na lang muna sa Japan. Pagka-travel niya sa Japan, siya bali ang mag-a-apply dito. Since nakapatid naman siya, hindi ko alam kung anong edad ang pwede yan. Alam ko pag 20 na yan, pwede na yan dito. Mag-i-income siya, and then siya nakukuha sa kapatid niya. Siya na mag-a-apply ng COE, mag-a-apply ng mga document. Isa po yan sa system na pwedeng alam ko, although hindi po ako immigration. And another thing, pinaka-best po, pumunta kayo sa Japan Embassy. Punta po kayo sa Japan Embassy, hindi naman expired ang passport ng anak nyo na panganay. Pakita nyo po anong dapat nyo gawin, pinaka-best po na ibibigay nila kung anong magandang sagot dyan. Kesa magtanong po tayo di sa kanan o sa kaliwa. Kasi since na yung panganay nyo is Japanese passport with the same father naman pala, at meron naman pala talagang pirma sa likod, ang may pirma sa papeles ng birth certificate sa Pilipinas, yung husband nyo, maski hindi nyo siya nakikita, like what we done last time, pwedeng apply ng COE. Yun po ang aming maishishare sa inyo. Number one, pumunta muna po kayo sa embassy. After the embassy, kung ano po ang sagot, i-PM nyo po sa amin. Tingnan ko kung anong itutulong po namin. Since na yung anak nyong panganay is Japanese passport, pwede na po makapasok dito yan sa Japan. Okay po, yun ang aking masasabi. PM muna po kayo. Punta muna po kayo sa Japan Embassy. And then yung mga second step, third step, baka po ma-assist namin kayo. No promises. Yan. Okay na tayo? Yes po, Miss Vicky. Yan na po ang ating huling katanungan. Okay, thank you. Thank you, Miss Hussein. Okay, thank you so much. Thank you. Yan po si Miss Hussein ang ating number one, at wala nang iba sa ating team, Miss Hussein. Nag-iisa na lang siya. Joke. Anyway, yan po ang mga katanungan ng mga kababayan natin. Ngayon po baka tungkol po sa live ko. Tungkol po naman sa live ko, gusto ko pong i-explain sa inyo, once na nag-live po ako, doon po sa comment, hindi na po kami makakasagot-sagot. Makasagot man kami paminsan-minsan, hindi po namin lahat masasagot lang like what we had before. Before po kasi, ang team namin marami kami. So, merong ganitong oras, merong ganitong oras. Kaya lang po, alam niyo naman ang ating budgeting ng hindi naman sila po sila pwedeng volunteer all the way, di ba? Kailangan nilang mag-income. And it so happened, this year, ng tax declaration po namin is napakababa, I'll be honest with you. Ang baba po ng income ng company, so nag-cut out po kami ng mga tao this time. So, yung mga live na gagawin ko po, sa comment po, hindi kami laging makakasagot. If I were you po, direct po kayo sa FB page, ilalagay po namin yon, pindutin nyo lang po yun, dun po kayo maglagay ng inyong katanungan. Papasok po kayo sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Kada live ko po, ilalagay namin yan. Doon na lang po kayo. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-direct mismo sa isang part lang ng section namin sa messages. Sa comment po, hindi kami makakasagot na. Makakasagot for the meantime, paminsan-minsan, pero hindi ganun kabilis like what we're doing before. Hindi kami nakakalagpas. So, kung gusto nyo pong talagang may katanungan kayo, may order kayo, gusto nyo po ng assistant, papasok po kayo lagi sa FB page, mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Pasensya na po. Pag tumaas na naman ulit ang income, kukuha ulit tayo ng makakasamang team, mag-usap tayo. Kasi hindi po kakayanin talaga, at napagalitan na rin po ako ng accountant. Anyway, yan po ating masasabi. Another thing is, pasok na tayo sa ating quotes of the day. Alam nyo, yung quotes na ano ito, noong ko pa nagawa, and I was so happy, say ko, I like this one. Kaya ayan, gusto ko po siyang i-share sa inyo, itong quotes na ito. Ito po. Pag nabuksan mo ang pitaka mong walang laman, don't worry. Basta malaman ang puso mo ng totoong pagmama. Ano ito? Ako rin mismo, nabubulol na. Okay, ulitin ko po. Pag nabuksan mo ang pitaka mong walang laman, don't worry. Basta malaman ang puso mo ng totoong pagmamahal. Basta may laman ang puso mo ng totoong pagmamahal. Yung pala yun. Tingnan nyo, ginawa ko ito pero hindi ko mabasa.
So ulitin ko po, ang pag nabuksan mo ang pitaka mong walang laman, don't worry, basta malaman mo ang puso mo ay may totoong pagmamahal. Kasi marami kang ampera, wala ka naman totoong pagmamahal, what's the use, di ba? Di ba? Ano yung may maraming pera, ang ganda ng posisyon mo, wala naman totoong nagmamahal sa iyo. Lahat galit sa iyo, lahat inis sa iyo, di ba? Paano na lang? Di mas gusto ko pa na maski walang laman ang pitaka ko, maski may guha ko yan, okay lang. Basta ang pagmamahal nandyan pa rin sa puso ko. Yan po ang ating masasabi for today. Maraming salamat po sa time na ibinigay nyo. And I do hope naka-assist po kami ng inyong damdamin, ng inyong isip, ng inyong puso lalo. Maraming salamat po. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Maraming salamat po. Arigato gozaimashita. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludatas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maludatas kapag nag-usap tayo. Problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo